Behold, now is the day of salvation. So ito naman, itong pangusap na ito. So paksa ng teksto, ito ang masasabi natin ang pinakamataas at pinakamahalaga na maaring makaakit ng ating atensyon. Na kung saan ang iyong karunungan, kapangyarihan, at kabutihan ng Diyos ay higit nakitang-kita. Yung pinagnilalain ng maanghel ng may kaganakan at yung kinikilala sa lahat ng ating pag-asa ng matibay na kaligayahan maging sa buhay nito o sa darating pa. So ating ikukonsidera o isa sa alang-alang itong sipin na ito habang ito ay nakikita natin sa ating harapan. At tatlo na mga bagay ang mapapansin natin sa text na ito. Isang text lang ito, pero tatlo na agad, no? Ang ating pwedeng bigyan ng pansin. Yung kaligtasan, araw ng kaligtasan, at ang atensyon na hinihingi nito sa atin. Eh, nandiyan lang sa pangungusap na yan. Kasi sabi rito, narito, yung sa English ay behold. Pag ganun ay ito humihingi ng atensyon. Ngayon, so yun yung araw ng kaligtasan, ngayon. At ang paksa, kaligtasan. Well, bilang pagbigay pasintabi sa Pauline theology o sa teolohiya ni Apostol Pablo, kapag sinasabi niya yung now, eh, sa objectively ay hindi ito yung karaniwang pagsalita natin ng ngayon. Ito ay usually sa mga sulat niya, kapag lalat kong malalalim na teolohiya ang pinag-uusapan, ito ay tumutukoy sa that age. Kasi sa Biblia na nakita ng mga mag-aaral sa Biblia na mayroong dalawang panahon. Yung this age, itong panahon na ito, at yung paparating na panahon, that age or the age to come. Subalit, ito'y alam ng mga Hudyo na merong age to come. Merong isang klase ng age na papawiin ang mga kasamaan, maghahari ang kabutihan, at pangunahan mismo sila ng kanilang Mesiyas. Pero ang hindi nila inaasahan ay dumating yung age to come sa panahong nandoon pa yung this age. Kaya yung age to come, nandoon na yung kaligtasan. Kaya nung dumating ang Panginoon sa Kristo, dala-dala ang kaligtasan, yun na yung signal na dumating na age to come while na-experience pa yung this age. Okay, so much for that. So bigyan natin ng pansin yung una, kaligtasan. Pag binanggit sa Biblia ang salitang kaligtasan, ito ay nagpapahiwatig na may paghihirap o panganib o pareho, magkasama. Paghihirap, panganib. At syempre, nakapaloob doon yung pagpapalaya mula sa dalawang kalagayan na ito. Yung estado ng tao, yun ay parehong miserable at mapanganib. Siya ay isang rebelde at fugitive. Pag sinabi natin fugitive ay mala isang takas na pinaghahanap ng batas na mayroon ng hatol na kamatayan. Bukod pa rito, siya ay kaawa-awa, mahirap, may sakit, handa ng mapahamak. Ang kanyang kalagayan ay isa sa matinding kahabag-habag at napipintong panganib. At yung ebanghelyo ng kaligtasan ay nagbibigay ng pagsalba mula sa panganib. At nagpapanumbalik mula sa paghihirap. Ito ay
nagpapahayag ng kapatawaran para sa kanyang mga krimen. At tila ba isang balsamong pampahid para sa lahat ng kanyang mga malalang karamdaman. Kaya nga lamang, ano ang modernong ebanghelyong tinuturo ngayon? At bakit hindi natin ito tatanggapin? Sapagkat ito hindi salig sa Diyos. So inalis na nila ang isyu ng kasalanan. Kaya wala na itong iginikit na conviction para dito. Kaya dahil doon, malang sa kanila naalisin ang katotohanan na may paghatol na maghuhulog sa tao sa pagdurusa sa impyerno. Dahil inalis na ang mga ito. Magkakaroon pa ba ng pagkabagabag at pakiramdam ng pagkabasag? Eh, wala na. Kaya naman, wala na para sa kanila ng dahilan ng pagsisisi. At bakit pa nga ba magpapakabanal kung wala namang kasalanan? Ganyan kabaluktot ang modernong ebanghelyo. Kaya hindi ito nagdadala sa tunay na kaligtasan. Sa isang banda, yung ebanghelyong biblikal ay kaligtasan mula sa hindi maitatangking kabulukan at napakasamang kinahinatnan ng sangkatauhan. At ang kaligtasan ito, mga kapatid, ay bunga ng galing langit na pag-ibig. Ang epekto ng kamatayan ng manunubos at ang gawain ng banal na espiritu at natanggap sa pamagitan ng pananampalataya. At ito ay itong kaligtasan ito ay perpekto sa kalikasan ito. Ito ay itinugma or inangkop sa ating sitwasyon or kalagayan at naayon sa lahat ng ating paghihirap at krimen. Sinasakop, niyayapos, or sinasaklaw nito pareho ang katawan at kaluluwa. And it is present in its application. Nandiyan lang yan. Inihayag na ngayon ang kaligtasan. Iniaalok ngayon. At dapat matanggap ngayon. Wala nang susunod pang panahon. Pero yung lawak nito, yung kaligtasan, universal yan. Kumala ninyo, malino naman yan sa Biblia. Nasabi sa John 3:16, "For God so loved the world." So, nandun yung universality. "That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." And hindi kalooban ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ang Panginoon sa Kristo na matay para sa mundo. Sabi sa 1 John 2:2, "He Himself is the sacrifice that atones for our sins, and not only our sins, but the sins of all the world." Doon pumapasok yung universality. At ang Ebanghelyo ay dapat pangaral sa buong mundo, sa bawat nilalang. Sabi doon sa Mark 16:16, "Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned." Ganyan kahalaga yan. Kaya nga doon sa whoever, ito ay walang kinikilingan, walang paboritismo, walang pinapanigan, sapagkat ang lahat ay nandoon sa kapahamakan. Ito'y nag-aabot sa mga makasalanan. At ang pag-aabot na ito ay libre. Libreng iniaabot. Hindi ipinagkaloob sa paraan ng merito ng tao, kundi ibinibigay ng walang bayad na pera at hindi pinepresyo. Alin niyo, sa Lumang Tipan ay merong hindi naintindihan ng iba. Merong sinasabi doon sa Isaiah 55:1, ang nagsasalita rito ay ang Panginoong Diyos. Sabi doon, "Come all you who are thirsty, come buy wine and milk without money and without cost." Pinapabili sa kanya ng Panginoon. Pero, ang pagbili, walang bayad.
come buy wine and milk without money. Makakabili ka, pero wala kayo babayad. Hindi pinapresyo. At ito ay metaphor o isang figuratibo na pag-aanyaya na tanggapin ang kaligtasang ibinibigay ng libre ng Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan ay nakapagpapaluwa ng damdamin, nakapagpapasaya. E kaya ito yung sinisimbuluhan ng gatas at ng anak. Gayun din, ang kaligtasan ay walang hanggan sa tagal. Hindi ito isang temporary lamang. Kaya sinasabi ng mga iba, ligtas ka ngayon, maaaring bukas mawala yung kaligtasan mo, ibang kaligtasan yun. Sapagkat sa Biblia, ang spiritual na kaligtasan ay hindi temporary. Patunay dyan ay ito sa ikalawang Timoteo sa 2:10, sabi sa atin, dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makampan din nila ang kaligtasan na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Ay nakapaloob sa kaligtasan ay pagkaroon ng buhay. Yung buhay rito, yun ang temporal. Pero yung sa kaligtasan, ang buhay na taglay noon ay walang hanggan. Minsan pa ay sinabi sa Hebrews 5, and being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him, being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. So makita mo, eternal salvation na nanggagaling sa Panginoon. And dito sa unang Pedro, sa 5:10, nasabi doon, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siyang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ito yung sabihin natin kaligtasan, features ng kaligtasan. Sabi rito, kung tinawag ka sa kaligtasan, matatamo mo yung bahagi mo. Alin yun? Eternal glory kasama ni Kristo. Kaya, kaligtasan yun. Yun ang kapalob sa kaligtasan. Sa Juan 3:14-15, at kung paano itinas ni Moises sa ilang nahas, ay gayon kinakailang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na wala hanggan. Kaya ang mga sumampalataya sa Ebanghelyo tumatanggap ng isang klase ng buhay na hindi pansamantala, kundi buhay na tumatagal hanggang doon sa kapila. Now, sinasabi rin dito sa 1:28, binibigyan ko sila ng buhay na wala hanggan, kailan may hindi sila mapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Gusto ko ipapansin sa inyo na ito po ay hindi future. Ang sabi ng Panginoon dito sa mga patungkol sa mga mananampalataya, binibigyan ko sila ng buhay. Tandaan mo yung test na ginamit. Iris tense yan. Ongoing. Hindi bibigyan. Binibigyan na. Namamahagi na ng buhay na wala hanggan. At kapag naibigay na sa isa ang buhay na wala hanggan, hindi siya mapapahama. Wala nang pagkakataon pa na maagaw sa piling ng Panginoon sa Kristo. Meron ng union with Him. At bakit kamo? Bilang paalala, alam natin ito. For the wages of sin is death,
But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yung kaligtasang buhay na wala hanggan, ito'y regalo, hindi ito pinagpapaguran. Ang ating Panginoong Diyos, hindi siya katulad ng tao na nanunumbat kapag nagbigay. Regalo yan, bigay niya yan. Ito mahalaga mga kapatid, no? Lalo na kung tayo ay mabigyan ng pagkakataon. Itong pinapaksa ko ngayon, pwede mo magamit ito. Itong ikalawang Korinto 6:2, pwede mo itong sakupin yung ating pinag-aaralan ngayon. Kaligtasan, araw ng kaligtasan, which is today, not tomorrow. Sa araw ng kaligtasan, ay tumutukoy ito sa mundo, sa pangkalahatan sa mundo. At ito po yung ibig sabihin niya. Kabilang kasi dito sa kung pangkalahatan sa mundo, eh hindi po lamang yung pinag-uusapan natin na space or yung distance, pati po yung time na dumating sa mundo. Okay? Ang sakop ng pagliligtas ay yung panahon ng patriarka, panahon ng mga propeta. No, yung space ng panahon na yun, mula sa unang pangako hanggang sa katapusan ng panahon ng Ebanghelyo. Yung unang pangako, yung kislap ng liwanag, patriarchal age yan, pagsikat ng araw, panahon ng propeta, yan yung umaga. Yung pagsikat ng araw, yan yung panahon ng pagkakataong tao ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung Son of Righteousness, hindi S-O-N, kundi S-U-N. May prophecy sa kanya. Siya ay tinawag na Sun, S-U-N, doon sa Old Testament. Araw ng kapirap. Ngayon, ano yung panahon natin? Yung panahon natin, gabi. Ito yung gabi ng araw na ito. Sabi nga ay, ang tawag nga nila, 11th hour. Kasi nandun na tayo sa halos dulo na. Gleanings na lang tayo. Yung kalakihan ng mga hinirang ay natawag na at naipasok na sa kanyang kaharian. At tayo na lang yung nagpupuno. Ika nga. At pangalawa, lalo na sa tao, katapos to ay panahon. Ito yung panahon ng buhay ng tao. Kasi yung buhay ng tao, may bilang yan. At ang buhay ng tao, hindi tiyak na panahon. Tanging panahon ng liwanag at ehersisyo na nagtatapos sa gabi ng kamatayan at sa kadiliman ng libingan. Kaya nga, yung wise na advice para sa tao ay ito na sa Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. So ano lang ibig sabihin nito? Yung Ecclesiastes 9:10 sa easy to read version ay every time you find work to do, do it the best you can. At ito yung nasa Biblia. And therefore, itong prinsipyong ito ay mas higit na iaangkop natin sa gawain ng kaligtasan, sa ministeryo ng ebanghelismo. Ang atensyon na hinihingi nito, ang kaligtasan ay may claim o pag-angkin, suriin. Ito ay nagtatanong sa atin, ano pang ginagawa natin? Paano tayo nakakatayo sa patungkol sa Diyos? Kaligtasan, kamatayan, yan ang usapin sa harapan ng Diyos at kawalang hanggan. Kaya
ito ay may claim na pagsusuri. At ito ay may claim sa ating pagsaalang-alang. It is worthy of our consideration. Yan ay pangahamon mo sa tao. Pag isi-share natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, it is worthy of their consideration. Ito ay mahalagang pagbulayan nila. Sapagkat mismo ang Diyos nagsabi sa Deuteronomy 32:39, "See now that I myself am He. There is no God besides me. I put to death and I bring to life. I have wounded and I will heal. And no one can deliver out of my hand." Ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, ang Diyos ang gumagawa. Kaya, kapag ginagawa niya ito, ay walang sino man ang may kapangyarihan na pigilan siya o tumakas sa ginagawa at gagawin niya sa tao. Kaya nga, ito yung panawagan niya sa unang tao. Sinabi niya patungkol sa kanyang unang bayan sa Israel. Sa 1:3 na Isaiah, "An ox knows its owner, and a donkey its master's manger. But Israel does not know, my people do not understand." Ano ibig sabihin nito? Eh parang mas mababa pa sila sa mga hayop na tinuring nito. Bakit? Eh, yung baka, eh kilala nito yung may-ari sa kanya. Pero Israel, hindi niya kinikilala yung may-ari sa kanya. Hindi niya kinikilala ang kanyang Diyos. Yung asno, eh alam niya yung tirahan ng kanyang amo at uuwi siya doon. Pero ang Israel, eh papalayo pa sa Diyos. Eh hindi ba't ganyan din ang kalagayan ng tao sa ating panahon? Ayaw kumilala sa Diyos at tumatakbo palayo sa Diyos. Eh yun ba hindi pinapansin ng Diyos? Pinapansin mo ng Diyos, malaking bagay yun. Kaya nga gumagawa na nga siya ng mga pag-illustrate. Gumagawa siya ng mga proverb kagaya sa Ezekiel. Ginawa niyang living proverb. Sabi niya kay Ezekiel, "Therefore, thou son of man, prefer this staff for removing, and remove by day in their sight, and thou shalt remove from thy place to another place in their sight, it may be they will consider that they be a rebellious house." Pinakita ng Diyos kung anong gagawin niya dahil sa Israel, kung anong gagawin niya sa Israel. Dahil sa hindi pagkilala sa Diyos, dahil sa pagtalikot sa Diyos, sila magpapag-alaga na wala silang stability, wala silang security sa tenure nila. Sila ay magiging vagabond, walang permanenteng tahanan. Kaya ganyan ang isang kataon nun. Kaya, napapanahon, ang counsel na binibigay ng Diyos. Sabi sa Haggai 1:5, "Now, this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways." Pag-isipan mo ito. Ano yung pinag-aagawa mo? Maaari ngayon, nagtatawa ka. Maaaring ngayon, binabaliwala mo ito, busy ka sa anumang mga bagay. Pero, pag hindi mo ito ginawa, itong advice na ito ng Panginoon, saan ka kaya pupulutin? Yung paglalagakan mo, hindi ka na makatatakas doon. Pwede mong gawing hamon ito sa mga hindi kumikilala sa ating Panginoon.
Kaya may tatanong sa tao, ano ba yung mga priorities mo sa iyong buhay? At sa listahan ng priorities mo, pang number ano ang Diyos? Pang gitna ba? Pang dulo? Eh sana naman sa iyong nasa number one na listahan mo. So, sa ating pananampalataya, may claim ang atensyon na hiningi ito sa atin. Kasi nasa atin na ngayon ang krus, ang ebanghelyo, ang tagubilin, ang warant, ang pangako nasa atin. Ang sumasampalataya ay maliligtas. At hiningi nito ang ating kasipagan. Na isama yung salvation sa ating kasipagan. Ano yung dapat natin gawin? Ang mga kaluwa para ligtas. Ito ay henerasyong gawain. May langit na kailangan matamo para maglaan, para sa kawalang hanggang. Maraming pagbibigyan. At kaya bigyan mo na sipa upang maging sigurado ang iyong pagkatao at yung kahalalan. Sabi sa ikalang Pedro 1:10, kaya nga, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan ng mga tinawag na kayo at pinili ng Diyos. Sapagkat, kung gagawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitiso. So yung sinabi ito, pagsikapan ninyong mapatunayan, involved dyan yung ating industry, yung ating diligence. Doon sa kung ano tayo na sa Panginoon. Ano na yung sitwasyon natin? Ano na yung status natin? We should keep diligence on it. Kaya sa Colossians 3:14, sabi ito, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang tungis, at walang kapintasan. Kaya ang ating aplikasyon ay maging masigasig tayo sa pagtukoy sa kaligtasan ito, at i-recommenda ito sa atensyon ng lahat sa paligid natin. Sabi nga ng isang komentarista, si James Byrne, sabi nga, point sinners to the Savior's blood and cry, behold the way to God. Tayo manalangin.